Daxon TV. Siguro tingin ko because this world is full of negativity, parang they are finding someone na para makatuwang nila and makasabay sa wavelength ng kanilang iniisip. Siyempre mga kabataan ngayon parang they feel alone, they feel neglected pag walang jowa, di ka-in, parang ganun eh. So yung tingin ko, excited sila. Siguro dahil sa material things na ibibigay nung guy. Tsaka para may pagmalaki sila sa social media, ganyan. Para kasi sa akin, siguro first time nila. Yeah, boy. Gusto nilang magka-jowa kasi baka wala pa silang experience, gusto nilang ma-fail. Parang ganun ba? So, syempre curious sila eh. Ano ba yung feeling, di ba, ng may jowa? Sa tingin ko, kasi na-influence tayo ng norms ng society. Why you have to be mad? Kasi, pag halimbawa, marami sa atin, di ba, gumagapit ng social media accounts. And every time na mag-browse ka doon, makikita mo yung mga tao na nagtitrigger para sa'yo na gustuhin mo rin yung feeling na meron silang jowa. Wala jowa, eh. Siguro, no, parang inspiration sa mga sa mga ibang gusto magka-jowa din. Siguro, inspiration. Gusto nila mag-masaya. Parang laging gusto nila may kausap sila every time na parang down sila. Kasi syempre, pag single ka, limited lang din yung mga friends mo. Di naman lagi always nandyan. May mga times na busy yung mga ngayon. So, mas maganda pa rin may jowa ka siguro. Pero di ko naman sinasabi na kailangan talaga magka-jowa. Parang ano na rin din yan eh. Dadating na lang din yan pag dumating talaga yung tamang oras. Advance ako mag-isip. Kasi siguro hinahanap nila yung fulfillment nila sa mga jowa nila. Sana all may jowa. Minsan parang syempre diba may empty space sa atin na feeling natin ibang tao yung makaka-feel or yun nga, yung certain jowa. Or minsan kasi may mga emptiness na hindi ma-feel ng, kunyari, ng family. Basta hinahanap natin yung ano, yung fulfillment natin sa ibang tao. So akala natin jowa yung makakapunan nun. Sa tingin ko po, kaya maraming excited magkaroon ng jowa dahil nape-pressure sila sa friends nila. Pwedeng sa group of friends nila, sila na lang yung walang experience or walang ka-relationship sa ngayon. Siguro kasi naiingit sila sa mga taong may jowa. Sana all may jowa. Tapos parang ayun na yung nagkakaroon ng loneliness siguro na feeling. Kaya gusto nila magka-jowa. Siguro kasi meron, nandito na tayo sa generation na mas inaano na natin, mas na-adapt na natin yung ano, yung love life na elementary pa lang ngayon gusto na magka-jowa. What? Kasi nga parang gusto nilang hanapin kung ano pa yung kulang sa kanila. Hinahanap nila kung saan sila sasaya. So, yun lang siguro lahat ng kaya gustong-gusto na magka-jowa ng mga tao ngayon kasi nga minsan nahahanap natin yung mga kulang sa atin sa taong makakapagpasaya sa atin. Bakit marami excited magka-jowa? Ako kasi hindi ako excited, parang more on waiting lang ako. Siguro based sa mga kaibigan ko dahil siguro peer pressure na syempre sa panahon ngayon parang ang dami na parang couples na yung sweet social media chat nakikita nila sa paligid nila. Ayun. For me, kaya sila nagiging excited kasi parang naging sumasaway na lang yung iba sa trend na yung iba may jowa or yung friend mo may jowa tas ikaw mag-isa ka lang. Sana all may jowa. Ganun, parang naglolong ka for companion, which is, well, in fact, hindi mo naman talaga kailangan ng jowa. What? Para sumaya sa Valentine's. Kasi Valentine's is all about giving love. Hindi lang naman sa jowa mo, kundi sa ibang tao. Like your family and friends. Ganun. Siguro, sa panahon kasi natin ngayon, yung mga kabataan po, parang naghahanap po sila ng kalinga sa ibang tao na minsan hindi napupunan ng pamilya nila.
Kaya parang yung best way po nila para makalimutan yung mga problems is yung pagkakaroon po ng jowa. Sana all may jowa. Po, feeling ko kasi maraming naghahanap ngayon na affection. Relate. Dahil bukod kasi sa maraming nangyari sa mundo ngayon, yung hindi lang naman sa family din nahanap. Alam mo yun, meron certain feeling na hinahanap yung isang tao na hindi mo makikita sa family, sa friends. So yun, feeling ko dahil nga sa dami na nangyayari sa mundo, marami na rin yung naghahanap or mas gusto na yun na magka-jowa, which is di naman talaga dapat. Siguro na require na lang ng ng society. Feel ko parang kung ano yung nakita nilang uso, parang sumasabay na lang. Kumbaga parang hindi na yon yung love na tinatawag eh. Kumbaga parang yun na lang yung calling. Kumbaga nandun yung sa generation na to na parang lahat, kung ano yung ginagawa ng lahat, dapat nandun ka. Which is yun yung mali sa part na yun. Advance ako mag-isip. For me, because I think they're tired of being alone. That's all. Yeah. Siguro kaya madami pong gustong magkajawa kasi naglolong sila. Halimbawa, wala silang parents. Ayun, humahanap sila ng care sa ibang tao. Tapos, parang, halimbawa sa daan, syempre makakita ka ng mga magkakakaulingan. Sana all may jawa. Magkakayakap. Syempre parang, kahit naman siguro sino at our age, may ingin. Yun din yung para sa akin kasi yung iba naghahanap ng jowa for i-fill in yung love na nagkukulang sa kanila. Kasi yung unang love na matatanggap talaga natin is from our parents. Kasi yun yung in for me . And siguro kasi parang curiosity rin. Pero yung iba naman kasi talaga parang doon nila nahahanap yung love na hindi masyado siguro nabibigay ng family nila, ganun. Siguro excited sila kasi baka feeling may napag-jowa sila. Sana all may jowa. Yun na yung parang yun na end game nila. Baka yung feeling nila pag yung jowa nila, yun na yung makakatuluyan nila. Pero dahil doon, maraming nagli-led astray, maraming nawawala sa tamang landas. I am the one, the way you... Kasi feeling nila, kailangan nilang mahanap ngayon na. Kasi parang, bakit siya may jowa na yung mga kaibigan ko? Meron na ako, wala pa. Sana all may jowa. So, baka feeling nila, yun yung fulfillment or satisfaction nila pag nandiyawa sila. Kasi siguro nag-iisa sila or nalulungkot sila. Kaya they not really longing for a jowa but they are longing for a companion. Advance ako mag-isip. And so happen na jowa yung nakita nilang immediate na need yun. What? For me, career muna. Kasi magkaka-joke. Nandiyan lang naman yung girlfriend eh. Ayun, parang future muna bago jowa. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Career po talaga. Kasi pag inisip natin ngayon, parang kapag inuna natin yung love life, ganun, parang ang hirap ipagmalaki na nag-e-enjoy kayo na gamit yung pera ng magulang nyo. Nararamdaman mo eh. So, parang, kasi yung mga ganung bagay, dumadating naman yun eh. Hindi naman siya kailangan minamadali. Pero yung career kasi, pinaghihirapan yun. So kung uunahin mo yung mga bagay na hindi naman importante sa ngayon, parang sinasayang mo lang din yung buhay mo. Nice. Career. Advance ako mag-isip. Siyempre, career. Kasi hindi pa naman siya priority ngayon. Parang career kasi minsan lang siya dumating. Kailangan mo siya pagtrabahuhan every time. Pero yung love life kasi, it comes. Hindi siya para dadating siya. Hindi mo kailangan i-pursue. Kasi yung nga, di ba, love is patient. I know. Nangyayari nga sa akin yun. Ako siguro, career ako. Kasi, ang jowa kasi parang feeling ko it comes the right time.
And yung career kasi, you're chasing for that eh. Yung jowa kasi, if it's your connected, kung swak kayo and you're destined, then magkakaroon ka ng jowa. Pero yung career, it is something that you're fighting, it's something that you're chasing, and it is not easy for you to have that. So I'm gonna go for your career. Thank you. For me, to be honest, pwede nating sabihin na career, pero at the end of the day, you're always look for someone na maihingahan mo kapag pagod ka na sa career mo. Syempre, career muna kasi kung jowa, bigla na lang yan dadating sa'yo eh. Eh yung career, minsan lang to. Huwag nating sayangin yung chance kasi makakatulong din to sa atin para mas, kumbaga, mas mag-level up tayo bago tayo magka-jowa. Nangyayari nga sa akin yun. Soon TV.